aso ng pulubi. Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nina. Ako po ay natutuwa sa inyong channel dahil nakikinig po ako ng mga kwento habang ako ay naglalakad pauwi ng bahay galing sa trabaho. May kalayuan po ang kalsada sa aming bahay, kaya pagkababa ko po ng jeep ay naglalakad pa ako at nagiging libangan ko na ang mga kwento ninyo. Kaya po naisipan ko rin na magpadala ng aking karanasan. Kagaiba lang po ito sa ibang mga kwento na ipinadadala sa inyo, pero sana ay mabigyan pansin din. Alas 7 na nang ako ay makauwi. Medyo ginabi na ako dahil matrapik. Medyo madilim na nang ako ay makababa ng jeep. Pagkababa ko ay agad kong isinalpak ang headset sa aking tainga at binuksan ang YouTube. Diretso na po ako sa channel ng Kwentong Takipsilim at nagsimulang pakinggan ang bagong upload. Dahil may kalayuan ang nilalakad ko, natatapos ko po ang isang kwento habang ako ay naglalakad. Binabaybay ko ang kahabaan ng riles ng tren. Nakatira po kasi kami sa may riles. Marami naman po kaming nakatira dito at nasanay na kaming mamuhay sa ganitong lugar. Matao naman kapag ganitong oras dahil maaga pa. Pero may parte lang talaga ng daan na parang nakakatakot daanan dahil bihira ang tao. Medyo madamo rin at madilim. Kaya lagi akong may dalang flashlight para pagtapat ko sa lugar na ito, ay agad ko itong binubuksan. Binibilisan ko ang lakad sa lugar na ito dahil kapag nandito na ako, minsan ay may nararamdaman akong kakaiba. May naririnig akong kaluskos sa may damuhan. Parang may kung anong lalabas mula roon. Pero kapag hinintay kong lumabas, ay wala naman akong nakikita hanggang sa mawala na ang kaluskos. Minsan, natatakot ako na baka ahas ang gumagawa ng ingay. Nakikita ko rin ang mga damo na gumagalaw na parang hinahawi. Napapahinto pa ako sa paglakad at hinihintay na matapos ang kakaibang pangyayaring iyon. Kapag wala na, ay saka ako dumidiretso ng lakad. May ibang pangyayari pa na nasasabayan ng alulong ng aso ang mga kaluskos na nangyayari sa damuhan. Minsan naman ay mga tahol lang na ilang minuto ko rin naririnig. Hinahayaan ko lang dahil nasa isip ko ay normal lang ito dahil marami talagang mga aso ang nagkalat sa lugar namin at naglalandian sa damuhan. Pero tuwing ganitong oras ko lang naririnig ang mga iyon. Pero wala naman akong nakikita. Kaya para mawaglit sa isipan ko ang mga nangyayari sa tuwing dumadaan ako sa parting iyon ng riles, nilalakasan ko na lang ang pinapakinggan kong kwento ninyo, Sir Jupiter. Pero isang pangyayari ang biglang ikinagulat ko. Habang naglalakad ako pauwi, pagtapat ko sa lugar, nilakasan ko ang volume ng aking cellphone. Pero habang nakikinig ako, hindi ko naman naririnig ang kaluskos sa damuhan. Nakikita ko namang gumagalaw ang mga damo. Nahahawi ito na parang may kung anong lalabas mula roon. Hindi ko na lang pinansin dahil alam kong mawawala rin naman. Nasanay na nga ako sa paulit-ulit na sitwasyon.
Nung una, natatakot pa ako. Pero nang tumagal, baliwala na sa akin. Binilisan ko ang paglakad para malagpasan ko na ang weird na lugar na iyon. Pero habang papalapit ako sa tapat ng mga damong gumagalaw, naririnig ko na ang tumatahol na aso. Noong una, inakala ko na sound effects ito sa pinapakinggan kong kwento. Pero nagtataka ako. Bakit naman maglalagay ng sound effects ng tahol ng aso, eh wala naman itong kinalaman sa kwento. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko ang headset na nakasalpak sa tenga ko at malinaw kong narinig na may tumatahol nga na aso mula sa damuhan. Napahinto ako sa paglakad at tiningnan ko ang damo na nahahawi. Parang may dumadaan na aso sa lugar na yun. Hinintay ko talaga na lumabas ito mula sa damuhan. Maya-maya ay nakita ko na ang ulo nito na sumusulpot. Paunti-unti hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas. Tumatahol siya na parabang masaya. Kumakawag pa ang kanyang buntot. Nakatingin siya mula sa pinanggalingan kong lugar. Kaya noong una, akala ko ay ako ang tinatahulan niya. Kinausap ko pa ang aso dahil ang cute niya. Maamo ang mukha at mabalahibo. Malusog din ang katawan, parang alagang alaga. Naisip ko na baka hinihintay niya ang amo niya na umuwi rin galing sa trabaho. Inaya ko pa siyang sumama sa akin dahil alak kong ampunin siya. Pero ayaw niyang sumama. Dahil ayaw naman niyang sumama sa akin, iniwan ko na siya at sinabihang hintayin na lang ang amo niya para sabay na silang umuwi. Nang lumakad na ako, medyo nakakalayo na. Nilingon ko pa ang aso dahil hindi ko na naririnig ang mga tahol niya. Pero nagulat ako nang wala na siya doon sa kinatatayuan niya. Hinayaan ko na lang at inisip na baka hindi nang katiis at sinundo na nga ng amo. Minsan hindi ko siya nakikita sa lugar kapag maaga akong nakakauwi. Wala na rin siya kapag mas ginabi ako. Napansin ko lang na nakikita ko siyang lumalabas sa damuhan tuwing alas 7 ng gabi. Kaya dahil sa kagustuhan kong makita ang cute na asong yun, minsan sinasadya ko na ganoong oras dumaan sa lugar. Pero nagtataka lang ako dahil hindi siya nagpapakita kapag marami ang tao. Nakikita ko lang talaga siya kapag ako lang ang dumadaan. Doon ako lalong nagka-interes sa kanya. Minsan naman napansin ko, habang naglalakad akong papalapit, nakikita ko na siyang nasa bandang unahan, tumatahol at parang may hinihintay. Minsan, kahit umuulan, nakikita ko pa rin sa roon. Matyagang naghihintay sa amo niya. Minsan, kinakausap ko siya. Ang sabi ko, napakaswerte naman ng amo niya. Isang gabi, rest day ko. Lumabas ako ng gabi para bumili sa talipapa sa may labasan. Malayo pa lang ako, nakikita ko na ang aso na naroon sa lugar na madalas niyang tambayan habang naghihintay sa amo niya. Matyaga siyang nakatayo roon at panakanakang tumatahol. Habang naglalakad akong palapit ay pinagmamasdan ko siya. Iniisip ko pa na sana sa pagkakataong ito ay makita ko man lang ang amo niya. Hanggang sa may makita akong dumarating na isang lalaki. Mabagal siyang lumakad at parang paika-ika. Tinutukan ko pa siya ng flashlight para mas makita ng malinaw.
Nang maliwanagan ay nakilala kong siya yung matandang lalaki na lagi kong nakikita sa gilid ng kalsada at namamalimos. Bigla na lang naging masaya ang aso. Tumahol siya ng tumahol at tumakbong sinalubong ang matandang lalaki. Kaya lang, nagtataka ako dahil nakalapit na ang aso pero parang hindi siya pinapansin ng lalaki. Kaya nalungkot akong bigla. Siya pala ang inaantay ng aso pero parang hindi naman niya nakikita nang makalapit na ang aso sa kanya. Gumilid lang ako para padaanin silang mag-amo. Inihatid ko pa sila ng tanaw bago ako tumalikod at naglakad. Naisip ko, hinihintay palagi ng aso ang amo niya para salubungin at sabayang umuwi. Natuwa akong bigla sa kanila. Hindi ako mahilig sa aso dahil ayokong makagat dahil nga may rabies. Pero naisip ko, si Manong nga, nakuha pang mag-alaga ng aso kahit ang sarili niya hindi gaanong masuportahan sa pangangailangan. Ang nakakainis lang din kasi kay Manong, kapag nakakalikom na ng pera, pinang-iinom lang naman. Mabait naman si Manong, kaya lang hindi nga gaanong pinapansin sa amin dahil nga palaging lasing. Nang makabalik ako ng bahay, ikinuwento ko sa nanay ko ang nakita ko. Dahil naaawa ako sa aso at gusto ko talaga ampunin sana. Pero nagulat ako nang sabihin ng nanay ko na wala naman daw aso yung mamang pulubi. Matagal na raw kasing nasagasaan ng tren ang aso niya. Dahil nung minsan na hinihintay itong umuwi at lasing, nakita na lang ang dalawa kinaumagahan na nakahandusay doon sa daan sa may damuhan. Nakatulog na raw sa daan ang lalaki dahil sa kalasingan. Pero ang alaga nitong aso ay nakita ang katawan na tumalsik sa damuhan at patay na. Puro sugat. Kaya naisip daw nila na baka sinagip ng aso yung amo niya para hindi mahagip ng tren. Nang ikwento yun sa akin ng nanay ko, nakaramdam ako ng takot dahil hindi na pala buhay yung asong nakikita ko. Tinanong pa ako ng nanay ko kung may bago na naman bang alaga yung pulubi. Pero hindi na lang ako kumibo. Medyo nainis din ako kay Manong pero hindi ko naman alam ang dahilan niya. Mula nang malaman ko ang kwento niya, hindi na ako dumadaan ng ganoong oras sa lugar na yun. Minsan naman, naghihintay na ako ng kasabay. Ayoko kasing makita uli ang multo ng aso na hinihintay siya para salubungin doon. Nakakaramdam ako ng awa. Naalala ko tuloy, yun pala ang pinag-uusapan nila noon na nasagasa ang aso. Pero dahil nga ayaw ko sa aso, kaya hindi ko pinansin ang kwentong yun. Pero ngayon, Sir Jupiter, nagustuhan ko na ang aso. May alaga na rin kaming isa dahil ibinigay ng kaibigan ng tatay ko. Pinangalanan namin siyang Ampi dahil ampon namin siya. Ang weird lang po dahil sa dami ng multo. Multong aso pa ang nakita ko. Pero mas okay na siguro yun kesa makakita ng white lady o black lady. Parang damin po kasi ako noon pa. Kaya lang hindi ko pinapansin. Ayokong i-entertain dahil ayaw kong makakita. Magandang gabi po. Ako po pala si Andrew.
Gusto ko lang pong mag-share ng kwento tungkol sa kakaiba kong karanasan. Nakatira po kami sa may bukid dahil ang tatay ko po ay caretaker sa isang malawak na bukirin. Dito po kami lumaking magkakapatid. Lima po kami at ako ang bunso. Nag-aaral pa po ako ng high school nang maranasan ko ang kakaibang kwentong ito. Minsan po kapag madaling araw, nakakarinig kami ng kakaibang ingay. Parang maraming ibon ang sumasalakay sa palayan. Nangyayari ito kapag ang palay ay may bunga na. Minsan naman ay nakakarinig kami ng nag-aararo kapag ang bukid ay tataniman pa lang ng palay. Narinig namin ang boses ng lalaki na parang nagtataboy ng kalabaw habang nag-aararo. Dahil po doon, kaya nag-alaga ng aso ang magulang ko. Para daw itaboy ng alaga naming aso ang mga kakaibang pangyayaring yun. Pero akala namin ay maitataboy nga. Pero ang nangyayari, panay lang tahol ng aso naming si Not-Not tapos sumusuksok siya sa ilalim ng mesa na nakabahag ang buntot. Minsan pinapatingil na namin siya sa pagtahol dahil may pagkakataong umaalulong na siya kaya mas nakakatakot. Ang nangyayari, tumatahol siya pero pigil. Yung akala namin, matatapang ang aso, pero mas duwag pa pala siya kaysa sa amin. Kaya habang tumatagal, ginawa na lang namin siyang katatawanan. Kinakansawan namin siya dahil sa kakaiba niyang kilos. Pero yung kakaibang nangyayari sa bukid ay hindi naman nawawala. Kaya hinayaan na lang din namin. Wala rin namang nangyayari sa mga palay. Hindi naman nasisira o nababawasan. Minsan, iniisip na lang namin na inaalagaan nila ang tanim namin para marami kaming ani. Bukod po kasi sa sahod ng tatay ko bilang caretaker sa bukid, ay may porsyento po kami ng palay, kaya nakakalibre na po kami ng bigas. Lumipas po ang mga araw at si Not-Not ay nagbuntis. Nagkaanak po siya ng dalawang malulusog na tuta na pinangalanan naming Nika at Nico dahil babae at lalaki. Habang lumalaki po ang dalawa naming tuta, doon ko nasaksihan ang kakaibang pangyayari. Dahil po kasi nakahiligan ko na ang mga aso, katabi ko sa pagtulog ang dalawang tuta. Nagising ako ng alanganing oras dahil narinig ko si Not-Not na impit na namang tumatahol. Mabilis kong tiningnan sina Nico at Nika sa tabi ko, pero wala sila. Kaya tumayo ako at pumunta sa sala. Hinanap ko silang dalawa. Naabutan kong kinakalmot nina Nico at Nika ang pinto na para bang gustong lumabas. Pero ang nanay nila ay pilit na kinakagat sila at hinihila papasok sa kwarto. Nang maabutan ko sila sa ganoong sitwasyon, sinita ko sila at tinanong kung bakit sila nagkakagulo. Dahil nga siguro lagi namin silang kinakausap, kaya parang naiintindihan na kami. Tumatahol si Not-Not habang nakatingin sa akin, pero hindi ko naman maintindihan. Akala ko gustong lumabas ng mga tuta. Dahil gusto kong umihi at dumumi, binuksan ko ang pintuan. Pero nagulat ako nang biglang tumahol si Not-Not habang umaatras hanggang sa sumuksok sa ilalim ng mesa. Nang makita kong nababahag ang buntot niya, imbang nakasuksok sa ilalim ng tiyan, alam kong may kakaiba na naman siyang nararamdaman. Pero nang hagilapin ko ang dalawang tuta, hindi ko namalayan na tumakbo na pala silang palabas ng bahay.
Naririnig ko silang tumatahol papalayo, papunta sila sa bukid. Nang panahon po na yun, may tanim na palay ang bukid, pero wala pang bunga. Dahil natatakot akong lumabas, pumunta ako sa kwarto ni na mama at papa. Ginising ko si papa at sinabi na lumabas ang mga tuta. Dahil naalimpungatan si papa, sinabi niya sa akin na hayaan ko lang daw at babalik din ang mga iyon. Pero nang narinig niya ang tahol ni Not-Not, napabangon siya. Pinagalitan pa ako ni papa nang makita na bukas ang pinto. Mabilis niyang kinuha ang flashlight at sinabihan ako na samahan ko raw siyang lumabas para hanapin namin ang mga tuta. Ayaw ko sanang pumayag dahil natatakot nga rin ako, pero naisip ko na walang kasama si papa kaya pumayag na rin ako. Naglakad-lakad kami sa pilapil habang tinatanglawan ang ibang parte ng bukid para mahagip ng liwanag ng flashlight ang mga tuta. Hanggang sa makita namin sila na naghaharutan sa pilapil. Tumatakbo-takbo lang sila na parang naglalaro. Tinawag namin sila pero tumingin lang at hindi kami pinansin. Hindi namin sila nilapitan. Tinatawag lang namin para pauwiin. Pero tumakbo silang palayo. Tawag ako ng tawag sa dalawang tuta. Sinusundan ko pa sila, pero patuloy lang silang tumatakbo palayo na para bang may sinasalubong. Hindi ko namalayan na nakalayo na pala ako kay Papa dahil sa paghabol ko sa tuta namin. Nakita ko na lang na iniilawan ako ni Papa ng flashlight. Tinatawag niya rin ako para pabalikin, pero dahil sa kagustuhan kong makuha ang mga alaga namin, sinundan ko pa rin ang mga tuta. Napahinto na lang ako sa paghabol nang makita kong may kasama na silang nakasuot ng kulay puting damit. Mahaba yung damit at parang hinahangin pa. Inaninag ko kung sino yung naglalakad na yun sa pilapil dahil nag-iisip ako kung bakit siya naroon sa bukid ng ganoong oras, eh madaling araw pa lang. Inakala ko na baka isa sa mga inupahan na magtanim, baka binibisita ang palay. Pero nag-iisip pa rin ako kung bakit ganoong oras naman kung pumasyal. Naisip ko rin na bakit parang close na close ng mga alaga naming tuta. Kasi parang nakikipaglaro pa sina Nika at Nico sa kanya. Habang inaaninag ko siya, nakita ko na parang may dala siyang timba at may kung anong hinahagis sa palay. Para siyang naghahagis ng pataba kasi ganoon ang ginagawa ni Papa kapag nagsasaboy ng pataba sa palay namin. Napatigil ako sa paghabol sa kanila nang marinig ko ang papa ko na tinatawag ako. Pinababalik na niya ako. Bigla akong napalingon sa kanya nang marinig kong kasama niya ang mga tuta namin at tumatahol sila sa may tabi niya. Biglang nanlaki ang ulo ko. Sa takot ko ay halos hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko nakasama nung nilalang na nakaputi ang mga tuta. Pero paanong kasama sila ni Papa? Gusto ko sanang lingunin pa ang mga tuta na nasa bukid para makumpirma kung sila nga ang sinusundan ko. Pero mas nanaig sa akin ang takot. Sumisigaw pa ako habang tumatakbo pabalik sa bahay namin. Humahangos akong lumapit kay Papa. Tinanong pa niya ako kung bakit daw ako pumunta sa gitna ng bukid. Tawag daw siya ng tawag sa akin dahil nakita na daw niya ang mga tuta na nasa gilid lang ng bahay namin. Nang makalapit ako kay Papa, tiningnan ko ang mga tuta. Sina Nico at Nika nga ang kasama niya, kaya lalo akong nagtaka kung sino yung sinundan ko. Sinabi ko kay Papa na nakita ko sila
nakasama yung nakaputing tao na parang nagsasaboy ng pataba sa palay. Sinabi naman ni Papa na bakit naman may magsasaboy ng pataba ng ganoong oras at hindi pa naman dapat lagyan ng pataba ang palay. Saka wala rin daw siyang makitang iba maliban sa akin na tuloy-tuloy na pumupunta sa gitna. Tawag daw siya ng tawag sa akin pero hindi ko raw siya naririnig. Pero nang iniisip ko, Sir Jupiter, wala talaga akong naririnig na tinatawag niya ako dahil ang naririnig ko ay ang mga hakbang niya habang naglalakad kami sa pilapil. Lakad ako ng lakad dahil alam kong nakasunod sa akin ang papa ko. Pero yun pala, wala talagang nakasunod sa akin. Ako lang pala talaga ang mag-isa na naglalakad sa pilapil para sundan ang mga tuta namin na akala ko ay sumasama na sa nila lang na nakaputi. Sobrang kinilabutan po talaga ako ng oras na yon. Sir Jupiter, mula po noon, kapag madaling araw at tag-iingay ang mga alaga namin, hindi na ako bumabangon. Hinahayaan ko lang sila na tumahol ng tumahol hanggang sa matapos. Hindi na rin ako nagbubukas ng binto kahit kinakalampag nila ito. Pero sa ngayon po, hindi na yun nangyayari dahil matao na sa lugar namin. Lumiit na rin ang bukid na binabantayan namin dahil naibenta na ng may-ari ang ibang parte. Wala na raw mag-aasikaso dahil ayaw naman ng mga anak niya. Yung ibang parte po ay tinayuan na lang ng mga apartment. Dahil na rin siguro sa pagbabago ng lugar, kaya hindi rin namin nararanasan ulit ang mga kababalaghan na iyon. May pamilya na po ako ngayon at nagtayo na rin ako ng bahay sa tabi ng bahay ng tatay ko dahil pumayag naman po ang may-ari. Hanggang ngayon po, kami pa rin ang caretaker ng bukid niya. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa pagbasa ng aking kwento. God bless po sa ating lahat.